So, hello. Ngayon, sa tutorial na to, gawa tayo ng basic sculpting, basic modeling using Tinkercad. Tapos, gawa lang tayong mabilis na mga food or objects. So, for today, gawin ko siguro is popsicles, tapos ice cream. So, yan. Turuan ko lang kayo mabilis. So, tandaan nyo, maganda kung nabibreakdown nyo yung mga bagay into basic shapes. Okay? So, for example, ano ba ang meron sa popsicle? So, maganda rin siguro, meron kayong guide or drawing para mas ma-breakdown nyo yung objects nyo. For example, ganito. Ano ba ang popsicle, 'di ba? So, popsicle ay ganyan. So, basically, what we need is itong curve shape, tapos itong body niya na which is square, tapos ang kinagandahan sa popsicle, pwede niyo lang i-duplicate tong dalawa para makagawa kayo ng stick niyo. Okay, so game. Balik tayo sa ating Tinkercad. So, ano ba yung kanina sinabi ko? So, ito siguro yun. Yan. So, zoom in using scroll wheel. Okay, o kaya ito. Sa sides, pwedeng gamitin yan. Zoom in, zoom out. Okay. So, ngayon, ang ginagawa ko, click nyo tong sa viewport nyo. So, click kayo yung left. Yan, para mas madali kong maikot. So, ganyan. Okay na muna yan. Then, yung kanina, di ba, medyo squarish. So, syempre, pwede natin gamitin yung box. Okay, so, pwede nyo i-align, ganyan. Gagalawin nyo, ibababa nyo, ganyan. Di ba, medyo hassle yun. Pwede nyo gawin, di ba, isi-select nyo. So, again, itong lesson na to para sa mga medyo familiar na sa UI or sa Tinkercad. Okay? Hindi ko masyado i-in-depth na yung mga bagay-bagay dito. Pero, ayan. Select natin pareho. Or, pwede nyo click yung isang object, then hold shift. Click yan. Then, punta kayo dito sa align or letter L. So, align to center. So, center na sila nyan. Tapos, align to center dito. So, center na sila pareho. Okay? What's next? Then, click ko to. Siyempre, logically, ano kailangan natin gawin? Iuusog na natin. So, dikit na ba sila? So, yan. Overlap ko. Maganda, i-off nyo rin yung grid para hindi nag-i-snap. I-off nyo yung grid nyo. Okay? Off yan. So, pag na-off nyo yan, siyempre, hindi na talaga mag-i-snap. So, okay. Meron na tayong popsicle stick at meron na tayong popsicle mismo. So, select ko lang pareho yan. Again, click ko itong sa viewport, left or right. Bahala kayo kung saan nyo gusto. Okay. So, nakadikit na ba sila? Just to make sure. Hinahold ko yung middle scroll wheel ng mouse ko para i-move. So, sa tingin ko okay na yan. Usog ko sigurong konti. Usog ko ng konti itong square ko. Konti lang. Yan. Para naka-overlap. So, okay. Then, select ko ulit sila pareho by click itong red box. Then, click itong half circle. Or, you hold left click. Then, drag, select. Okay. Then, ito. Yung middle dot na yan, bababa ako, di ba? Happy na ba ako? Right click to turn. Happy na ba ako dyan? So, sa thickness niya. Okay. More on cartoon naman gagawin ko. So, ayan. Then, click ko to. Ayan. Para umangat siya. So, okay. Then, ngayon, what's next is
lagyan ko ng konting style for later. Click ulit tong square. Litan ko. Then, duplicate. Pwede ito. Duplicate, katabi ng trash. Or, control D. Sa Mac, command. Then, hold shift. To move dun sa axis lang na yun. Yan, didikit ko ulit. Then, control D ulit. Ayun. So, automatic siya. Kung ano yung, kung gaano yung increments na inusog nyo, automatic yung magiging duplicate na dun. Gagalaw siya. Sige, duplicate ko ulit. For example, ayun o. Tuloy-tuloy lang siya. Control Z, control Z, control Z. So, yan. Makikita nyo, pwede kong i-group ito using this. Group. Then, I can change the color to pink. Then, this one to, siguro ito, medyo pastel color yung gagawin ko. So, there you go. Meron ako flavors ng popsicle ko. Then, next, drag, left, click, select all. Tapos, copy, oh, then paste. Then, next is, igugroup ko tong mga to. So, control Z, paste, move ko muna. Delete ko to, delete ko to. I-ungroup ko to. Okay. Lalakihan ko to. Ahabaan ko. Ito kasi yung magiging wood na handle ng popsicle ko. Then, group again. Group. Select color. Brown. Then, hold option key or alt key. Then, shift. Para yung gitna, sa gitna siya, sa middle siya, mag-change ng size niya. Okay? Kasi pag hindi nyo clinic yun, for example, hindi nyo clinic, free transform lang siya. Or pag shift lang, doon siya sa top na yun. So, maganda. Control, option, then shift, click. Okay? So, control Z ko ulit. Ungroup ko muna. Kulang pa ako sa haba ng box ko. Select. Then group. Change color again to brown. Hold option and shift. Then drag down. Left click. Then rotate. Using this one. Then hold again. Shift. Then move. Left click. Then cut the side. Put it up. Move again. And there you go. Meron na kayong popsicle. Okay? So, napaka-basic. Meron na tayong popsicle na ice cream. Okay, then, pwede kong i-copy yan. Or i-group muna, whatever do you want. Then, ako, pwede ko siyang i-group. Then, oh, magiging solid yung kulay. Gawin nyo, gawa kayong multicolor. Okay? Para lahat ng colors nandun. Again, multicolor. Okay? Then, copy, paste, move. Okay? Then, kung gusto nyong may bite or may kagat yung ano nyo, ice cream nyo, diba? Taasan ko lang yung sides para masa. So, there you go. So, any shape ha, pwede nyo lagyan ng hole. For example, itong triangle. Pwede nyo gawing hole. Okay? Delete. And yan, naka-hole siya. Tandaan nyo, naka-hole ha. Naka-click yung hole. So, it will depend na sa inyo kung how will you going to do the effect. So, tingnan nyo sa baba. Okay ba siya? Or kailangan nyo pang ibaba? I need to. So, yan. So, lahat nakoveran. Then, select this one. Then, again, group. Meron na kayong
popsicle na may bite. Okay? So, there you go. Napaka-basic, quick and fast tutorial regarding Tinkercad. So, ayan. Makakagawa kayo ng mga three-dimensional illustration nyo or mga props nyo, whatever. Ayan. Or for 3D printing, pwede rin siya. Okay? Sige. Kung may question, comments na lang kayo or magtanong kayo sa akin. Okay? Maraming salamat. So, next video lesson na lang when regards to Tinkercad or basic CAD techniques and tips. So, there you go. Okay? Stop recording.